sa kanya para maunawaan siya. Parang ganito lang, na kunwari, ito yung asawa ko, makagawa siya ng mali sa akin. Nagdabog siya, di ba? Nagdabog siya, tapos nagbaktol siya. No? Dahil ikaw ay punong-puno ng kapangyarihan ng Diyos at nagmamanifest ang Holy Spirit, dahil sabi ka, ang Holy Spirit yung mag-guide sa atin. No? At yung salita ni Lord, isinulat niya sa ating mga puso. Amen? Hindi na sa ipak ng bato, kundi sa puso natin nakasulat na yon. Hindi ko na kailangan pang sabihan ng utusan pa na ganito yung gawin mo. Sa halip, magkukusay ko sa buhay natin, na unawain mo siya at sasabihin mo ngayon, ay baka gutom na siya. Ikaw mismo yung nagbibigay ng dahilan para maunawaan yung kapwa mo. So kapag ganun ka, nananatili kang ganun, nagiging matatagal ang relasyon mo, hindi ka nagbabago, no? Naniniwala ko ako na itong tao na ito is faithful doon sa kanilang sinumpahan. Ganun po ka-importante ang katapatan. Amin ba doon? Doon maraming pumapatpak doon sa word na, no? Na faithfulness, lalo na sa pag-aasawa, maraming pumabagsak doon. Pero sabi nga, naniniwala ko ako na kapag tayo ay nakastick sa word ni Lord, lalo na sa relationship, no? Kaya lang yung tinuturo ng mga pastor at pastora natin, kung tayo man ay mag-aasawa, kung tayo man ay magkakaroon ng relasyon sa tamang panahon, piliin mo na yung last meeting ni Lord. Amen. Hindi po yung namamahinga sa sementeryo, no? Ibig sabihin nito, ito yung nagtitingkod ni Lord. Ito yung nagtatapat sa Panginoon. Kasi bakit? Kailanman darating ka ng panahon na dumating kayo sa malaking problema, dumating kayo sa pagkakataon na hindi pagkakaintindihan, si Lord yung gagawa sa buhay niyo. Si Lord yung gagawa sa center niyo. Siya yung magbibigay, magpupuno sa lahat ng mga pagkukulang niyo sa isa't isa. Especially sa pagkukulang natin sa harapan niya. Amen? Siya yung magpupuno. Amen po ba doon? Kaya nga sabi, everyday nalapit tayo sa Panginoon, araw-araw masiyahan. Nalapit tayo sa Panginoon, araw-araw kagalakan. Kaya, ano pang pipiliin mo? Ano pang gagawin mo? Lapit na tayo kay Lord. Amen. Piliin mo natin lumapit sa Panginoon kahit na dumating sa pagkakataon na sobrang pagod na tayo. Yes, pwede tayo magpahinga. Pero bago mo gawin yung isang bagay na yun, isipin mo muna kung nalapit ba ako ni Lord, siya ba yung magbibigay sa akin ng lakas? Naniniwala po ako na ako. Amen po ba doon? Pero syempre, may mga pagkakataon talaga na instance na sobrang puyat mo na, so dumating sa pagkakataon na tumayin pa ng Sunday, syempre kailangan po natin magpahinga. Pero ako, doon hindi ko gagawin license yung katapatan ng Diyos para gumawa ako ng mga bagay na hindi niya magustuhan. Kasi minsan ganito tayo. Sabi nga ng Bible, even though I'm not faithful, but God is still faithful for me. So, minsan gagawin na lang nilang license yun, gagawin pa rin nila yung mga bagay na hindi gusto ni Lord. Huwag po natin gagawin lisensya yun. Kahit na alam natin ang Diyos ay handang pumintindi, kahit na alam natin ang Diyos ay handang magpuno ng mga kakulangan natin, huwag po natin gagawin lisensya. Sa halip, gawin po natin dahilan yun para maibigay po natin yung pinaka-labas natin sa Kanya. Amen. Sa anong paraan? Hindi lamang sa paraan ng pag-awit at pagsamba. Hindi lamang sa paraan ng pag-attend o pagkakaroon natin ng regular attendance sa loob ng church. Kundi kung paano natin nare-recognize yung salita niya sa ating mga buhay, paano ito magmamanifest, at kung paano natin gagawin yung best natin sa mga bagay na hindi pa natin nagagawa para sa Kanya. So yung word of faithfulness, ganun po natin na iintindihan kung gaano mahalaga ito sa ating mga buhay. Kung paano natin ito gagamitin. At kapag nawala itong faithfulness na ito, pag hindi natin ito na-apply sa mga bagay-bagay, hindi natin ito minanimes sa relationship, hindi natin ito minanimes kay Lord, sa family natin, sa asawa natin, napakalaking kawalan at napakalaking epekto nito para masira ang relasyon natin. Amen po ba doon? So ganun po natin mas lalong inaaral itong faithfulness. At kaya this month, sa month of faithfulness, napakahabang panahon pa para aralin ito. May mga, meron pang tatlo po ba? Tatlo pa, no? May tatlo pa pong tatayo dito para spread, para mas lalo pang palawakin at maunawaan ang word na faithfulness. Sa buhay ni Abraham, nangyari po yun. Ano man yung naging pagkakataon sa kanyang buhay, ano man yung naging panahon sa kanyang buhay, ganito yung naging sitwasyon sa kanyang buhay, pero dahil dapat siya kay Lord, ginawa niya yung kalooban ng Panginoon. Huwag po natin na pakikinggan yung storya na to. Bata pa lang tayo. Naririnig na natin to sa ating mga pastor, mga leader. Sa TV, sa radio. Napakadaming ilustrasyon na itinuturo ng mga preachers. Gaya mo na itinagawa mong ilustrasyon ito.
Pero kung nanamnamin natin, aalalahanin natin yung mga bagay na ito, nare-refresh mo tayo ang ubanon. Yung para bang nasasabi natin, oh ano, napakadaling matutunan, napakadaling matatak sa puso ng isipan natin, pero ang hirap pa ng gawin pala yan, no? Napakalaking impact pala mong magampanan natin yan, magawa natin yan. Amin ba doon? Kaya yun po yung gusto kong i-ano ngayon, i-inaborate ngayon, na yung word of faithfulness, hindi lang po siya simple. Hindi lang po siya madaling gawin, kundi mahirap din siyang gawin. Pero nagiging madali dahil nga ang Diyos ay faithful sa ating mga buhay na nagpupuno ng ating mga pagkukulang. Kung may mga bagay ka na sinasabi na hindi mo kaya, ang Diyos ang magbibigay ng karagdagan sa iyo para kayanin mo. Yun po yung logic doon. Tapat po ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya pansinin po natin siya. Huwag po natin i-disregard yung mga sinasabi at itinuturo niya sa ating mga buhay. Kasi ang dali kanta eh, I can do all things through Christ. No? Ang dali kantahin, ang dali sabihin, pero pag dumating tayo sa pagkakataon na nangihina tayo, saan tayo naman natin? Hindi window shopping tayo, kumakain tayo na parami. Doon natin masyado dinadaan to, pwede kami mong pangalawa na lang yun. Kasi bakit? Ang Diyos talaga yung tunay na magpupulong sa atin. Sa oras na tayo ay nangangailangan ng kalakasan, sa oras na na-stress tayo, nangangailangan ng lakas. So, the word faithfulness, no, isa sa mga halimbawa na ipinakita dito na tunay na talaga, tunay na tunay, walang iba kundi ang ating nakikinang Diyos. Pangalawa, yung mga prominent character sa Bible tulad ni Abraham, yung kanilang katapatan sa Diyos, pinatunayan nila. Kung tayo, no? Tapat ang Diyos sa buhay mo. Amen. Amen po ba doon? Kaya ganun lagi, manifest natin sa ating mga buhay. Tapat ang Diyos, tapat ang Diyos, tapat ang Diyos. Alalim ni Lord, minamanifest natin yung salita niya sa ating mga buhay. Hindi tayo basta-basta tatablan o madadahig ng mga sitwasyon sa ating mga buhay. Hindi tayo madadahig ng mga pagkakataon sa ating mga buhay, mga panahon sa buhay. Ito yung ibinibigay lang ni Lord sa'yo. More on, galing sa kanya mapunta sa'yo, pero yung covenant, binigay niya sa'yo at meron ka rin gagawin eh. Parang ganito lang yan. Once na tapat ka sa kanya, mas tapat ang Diyos sa buhay mo. Amen ba doon? Saan ka ba? Hindi lang tapat ka lang sa kanya. Hindi lang gagawin mo ito kasi tapat ako sa kanya, hindi lang ganun eh. Kasi bakit? May kanakip ba na ibinibigay ang Diyos? Parang ganito, Lord, ibinibigay ko itong faithfulness ko sa'yo. Parang ganito, gagawin nito, ito yung mas the best. Parang ganun, saan ka ba, kapatid? Kaya, yung pinaka-the best na katapatan, o loyalty na dapat ibigay natin dapat sa Diyos. Huwag sa tao. Bulangin mo yung kanakip mo, huwag sa tao. Konti lang sa tao. Pero yung pinaka-the best, na dapat natin bigyan, walang iba kundi si Lord. Kaya nga, put God first eh. Pag si Lord ang minuna mo, siya yung magbibigay ng right time para sa iyo. Ganun ka-faithful si Lord. Ay! Kung naging Diyos siya ni Moises, kung naging Diyos siya ng mga prominent character sa Bible na hinahanga natin sa panahon ngayon, Diyos din po natin siya sa panahon ngayon. Amen ba doon? Gumagawa man ang Diyos sa iba't-ibang klaseng paraan, sa iba't-ibang pamamaraan, sa dahil magkakaiba po yung panahon kasi natin yun. Kung sa panahon noon, talaga makikita po natin literally yung miracle ni Lord, kung paano humaba ang paa, kung wala sa braso ng humaba ang paa, kung paano nakakakita yung mata na hindi nakakakita, no? Yung miracle na kung saan yung isang babae na dinudugo buong buhay niya, pero that time yung hinawakan niya si Jesus, nawala yung pagdurugo niya. Though hindi natin nakita sa panahon ngayon, dahil nga magkakaiba po tayo ng panahon. Ang Diyos kasi, dumedepende rin sa panahon ngayon. Pero, ang katapatan ng Diyos na nanatili po sa bawat buhay ng bawat isa. Kasi bakit? Kung sino ang Diyos nila ng panahon ngayon, Diyos po natin sa panahon ngayon. At doon po natin nakikita na ang Diyos ay hindi nagbabago. Ano ba doon? Kaya kung ang kapatid mo, kung ang asawa mo, kung ang iyong katrabaho ay nagbabago, tandaan kapatid, ang Diyos, hindi po siya nagbabago. Amen pa doon? Pwede po ba natin i-apply sa buhay natin yun? Pwede ba natin itanim sa puso natin yun? Na ang Diyos, kailanman ay hindi nagbabago. Bakit? No, dahil nananatili siyang tapat sa ating mga buhay. Amen din po sa buhay natin, kaya gumawa ang Diyos. Kasi bakit? Ulitin ko, ang Diyos ay hindi nagbabago sa ating mga buhay. Mananatili po siyang tapat. Amen po ba doon? Amen po ba doon? From the world unchanging, yan sa katalog, hindi nababago,
nananatili mo yan, consistent mo yan. The word unchanging. Sabi nga sa ibang ano, lalo na sa kanyang divine nature niya, hindi magbabago yun. Walang papatay sa kanya. Domim gumawa naman ang paraan para patayin siya, pero hindi niya kailangan magbago para diigin siya nun. Kasi bakit nananatili siyang siya talaga? Walang papatay sa kanya, walang iigin sa kanya. Kasi bakit siya yung nakaas-taas ng Diyos at hindi po siya nagbabago? Amen ba naman? Amen po ba naman? Ganun po ba natin siya kinikilala sa aming buhay? Amen po ba naman? Hindi po siya nagbabago. So, yun po yung word na unchanging. Kaya, pinamagalan po siya unchanging ka. So, dito, makikita po natin ng isang patunay bakit masasabi natin siya ay hindi nagbabago. God doesn't change sa buhay natin. Sa papaanong paraan. Kung mabasahin natin ang Malakas chapter 3, verse 6 to 12, makikita natin dito kung paano ang Lord nagbigay ng, sabi the word Malakay kasi, gagawin. Na hindi po siya talaga magdadalawang isip na gawin yun. Kasi bakit? Pag sinabi niya, sinabi na po. Hindi po nang pabago-bago ng isip ang ating Panginoong Diyos. Amin po ba doon? Ganun po kataas ang ating dapat na pananong natin sa ating Panginoong Diyos. Ganun po dapat kataas yung respeto natin sa Panginoong Diyos. Kasi bakit? Pag sinabi niya, sinabi niya. Kahit na sa lahi ni Hamon, that time na kung saan pwede dumanas ng ganung pagkakataon na pinamangkuhan niya ng ganitong buhay, pwede na lang maranasan yun, pero makikita po namin dito yung katapatan ng Diyos. Dito tayo papasok sa unang punto. Na siya ay, He is faithful to His covenant. Kasi ang Diyos nang ako ihapog na mararanasan nila yung kasaganahan ng buhay. No? Siyempre, pati ang dahil. Ano ba daw?